kayo may i-share. Ako muna. Ako muna magbibigay ng isang kaputo. So, yung mother ko nang mayroong sakit. Mayroon siyang tumor dito. So, nagkaroon ng infection. Halos mamatay siya nitong mga nakakaraan. So, hindi ako ng prayer sa mga kapatiran. Tapos, ang aking employer, nag-video call sa amin. Nag-pray ng aking employer at ang ibang prayer warriors sa India. So, hindi niya na ibubuka na yung kanyang bibig. So, ngayon, ang dami na namin ospital na pinuntahan. Sa bawat ospital na pupuntahan namin, tatlo ay puno. Hindi sila tumatanggap ng pasyente kasi punuan. Yung isang hospital, malapit sa amin na private, ang hinihingi sa amin is 50,000 a day. Kasi kasama daw na babayaran doon ay ang PPE. Yun pala ang PPE is 2,500 ang isa. Ngayon kung ang doktor ay dalawang beses papasok sa room ng pasyente, dalawang beses din siya magpapalit ng PPE. Ay may mga nurses pa yun at saka yung tagalinis. So ibig sabihin kung 10 times na papasok sa loob ng kwarto ang nurse at saka ang doktor at saka yung cleaner, so ibig sabihin 10 times yung 2,500, 10 times 25,000 na kaagad para lamang sa PPE. Papaano yung gamot, papaano yung iba pang doctor's fee at iba pang babayaran. So dun sa 50,000 na yung daily, parang nagbabayad ka lamang sa PPE. So lumipat na naman kami ng ibang hospital, yung pinakamababa is 35,000 naman daily. So ganun din ang paliwanag, ang swab test is 9,500. Napakamahal. Kasi talaga ang babayaran mo lang is wala pa doon sa medication, pero yung gagastusan mo ay yun lang para sa PPE, para lamang sa swab test at saka kung ano pang mga test na gagawin. So ngayon sabi namin kung hindi naman kagad-agad maipapasok, napakahirap pala ng proseso ng isang pasyente sa Pilipinas. Napakahirap kasi ang dami pang test na gagawin. Unang-una, aantayin mo yung swab test result. So, ang swab test result ay maabot ng 3 days bago ma-release. 9,500 ang bayad sa Red Cross is 4,000. Wow. So, ngayon, wala kaming magagawa kundi mag-antay ng swab test result. So, iniuwi sa bahay kasi wala naman kaming choice eh. Kundi kailangan iuwi sa bahay para doon mag-antay ng swab test result bago ba ma-admit. So, ang ginawa ng amo ko, tumawag sa amin, nag-video call. At pinag-pray kasama yung ibang mga prayer warriors. Parang group sila na nag-pray sa aking inay. Kinabukasan, yung kanyang infection ay unti-unti gumagaling. Kinabukasan, nakakain ng aking inay. So, hindi siya na-admit during the time. So, ngayon, ang inaantay nilang namin is yung kanyang iba pang test, laboratory test, na gagawin para sa operation ng kanyang tumor. So, pinagpipray namin, ang hinihingi sa amin ng doktor is 350,000. But praise God, alam namin na ang Panginoon ay nag-work kasi during that time na yung nakakaraan, itong nakaraang mga araw lamang, so ang inay ko talaga is 50-50, wala na talaga. Inaantay na lang na yung, hindi na siya nakakakain for how many days, kahit gatas hindi na niya tinatanggap sa katawan dahil masyadong mapagaan na yung kanyang bibig yung dito niya. So, pati ang aking amo makita yung picture, nung nakita yung aking inay, natakot din. Pero sabi niya, there's nothing. There's in God, it is all things as possible. We just need to trust Him and to pray for the healing of my mother. So, purihin ang Panginoon dahil alam ko na God is working in my mother's life and in our family. Amen. Praise be to God. Amen. Meron pa po bang gusto magbigay ng patutuo?